Bishop Edwin and Father Chito. Napakaganda ng sharing. I like the way you told us na kung kayo sa liit na Marawi can contribute without your knowing it, na kahit maliit lang siya, pero yung pala, malaking impact ang mangyayari. Kung iyon ang dahil sa Marawi, magkaroon ng total peace in Mindanao. Di ba? Ang ganda. Ang ganda din ng vision na iwan ni Bishop tutud sa inyong dalawa. No? So, kasi nakikita natin, talagang na-inspired niya po kayo. Maybe that's the reason why you survived all the crisis. Kaya Bishop, nung is it not very difficult to reach out sa kanila? Kahit na, kasi minsan, sasabihin nila, anong meron tayo? Ditliit ninyo kami, mas marami. Why should we listen to you? What difficulty you see in this? Sa simula, very difficult dahil hindi mo pa sila kilala eh. Yes. Through actual engagement with them, getting to know them, and they become your friends, you begin to realize na, wow, it's so beautiful to have a Maranao friend, a Muslim friend, who would stand by you no matter what happens, and then you begin to see things differently. You don't generalize people anymore, putting them in a box and say, ganyan talaga sila. No, there is no more me and they. The gap between they and me becomes very narrow. We just begin to realize that we are what we are. We are all sojourners in this. We are all travelers in this world, and we are all brothers and sisters. No, the sense of brotherhood, the sense of solidarity, becomes very strong. That is why we survive this much, because we have so many friends, and. Alam mo, Elvira, siguro kung titingnan natin ang pastoral ministry sa Marawi, maliit lang naman ang mga Christians diyan eh. Pero that is not our ministry. That is not our only ministry. Yes. Our ministry is a ministry of reconciliation, ministry of dialogue, and ministry of peace building. Yes. So we have to engage with non-Christians, so people who are not our co-religionists, no. So that makes it big, no. Actually, no. Yun, mahirap sa simula, but when you get to know more people, you begin to realize how exciting it is to work in Marawi. So, marirealize yung Bishop, there is no boundary. No more boundary. Kundi lahat pala tayo, kahit anong relihiyon, you are pare-pareho kayo ng vision, pare-pareho kayo ng pangarap, na pare-pareho ang gusto din sa buhay, di ba? So in short, now why should we make religion as a problem when it should not be? No. Yes. Di ba? Possible pala na magkakaisa tayo. There is this hope that is so much alive. Yes, nandun din yung joy at saka hope. Una-una yung sinasabi ni Bishop na ano, masaya ka dahil ginagawa mo yung mga mahihirap na bagay, lalo na iba silang religion, iba din tayo. Pero kung magkakasundo para sa kapayapaan, yun ang pinakamaganda. At saka alam mo na yung ginagawa mo ay yun ang nagugustuhan ng Panginoon, mga kapayapaan. Kaya doon ako humuhugot ng kagalakan, inspirasyon, yung sinasabi mo kanina, yung listening. Halimbawa, kahit doon, wala kang maraming resources, ang privilege ng mga pare sa regular Christian areas, hindi mo yun makukuha. Yes. Pero, on the other hand, happy ka rin na hindi nila nagagawa yun. Kami sa Marawi, ako, nagagawa ko yun. Yung especially yung sinasabi mo kanang kailangan ng tao yung listening. Oo, yung sinasabi mo na kanina na si Cardinal, yun ang bakit pinupuntahan yung may problema? Dalawa ang bagay doon. Pinupuntahan mo ang taong may problema. Una, para magbigay ka ng mercy, kawan, kasi napoproblema siya eh. Ikalawa, para magbigay ka ng inspirasyon na nakikinig ka. Kasi yun din ang ministry ni Jesus eh. Magbigay ng mercy at magbigay ng ministry of listening. Napapakinggan mo siya. Kaya, kung mag-engage ka in dialogue, napapakinggan mo yung puso nila nagsasalita. Bakit ganon? Bakit sila nagre-reveal din ng ganito? Okay. Mapapakinggan mo. Saan sila nagsisimula? Where are they coming from? At bakit ganon? So, mawawala yung bias mo.
maintindihan mo sila. Kasi yung dialogue, pakikipag-usap talaga. Nakikinig ka sa kanila, pakikinggan ka rin kanila. So yun, kung hindi kayo nag-uusap, iba talaga. No? Mm-hmm. Kahit kasama tayo, kung hindi tayo nag-uusap, iba talaga. So pag-uusap, kaya doon ang dialogue. Kaya kahit mahirap yun, gawin mo. Kung para sa future generations, o para din ngayon na magkakausap tayo. We are all a religion of peace. Bakit hindi tayo magkakaintindihan? So, yun lang ang, doon ako humuhugot ng dahilan kung bakit ipagpatuloy yung pag-usap, yung dialogue. Na hindi malaki ang gera na mangyari palagi. At kung pwede, walang gera. No, pag-uusapan natin. So, yun ang sa simbahan ng Prelatura, ng St. Mary o Marawi, yun ang kanyang contribution. Na kung pwede lang, pag-usap. May witnessing tayo. Kami nag-uusap. Yes. Yung religious leader ng Islam, nag-uusap sa mga Kristiyano. So, pwede, kung pwede palang pag-uusapan. Yun ang aming witnessing para makikita ng gobyerno, makikita ng ordinary citizens, makikita ng whole society na may pamamaraan para magkaintindihan yung interreligious dialogue. Mag-uusap tayo, makinig tayo sa kanila, pakinggan din tayo nila, mag-engage tayo. So doon ang ano, so doon ang para sa akin, hindi madali. Mahirap talaga ang interreligious dialogue dahil halimbawa nagmi-meeting kayo, dapat sensitive ka. Na pag sinabi nilang hinto tayo sa 12 o'clock dahil prayer namin yon bago magkain. So gagawa ka talaga ng desisyon at saka understanding. Bakit sa mid-afternoon mag-break tayo dahil mag-prayer sila? At sa mga pagkain, ano yung mga halal prescriptions na hindi? No? At saka sa lahat sa attitude mo rin, mag-deal with women, at saka sa manner of clothing, yun, maintindihan mo. At kung maintindihan mo naman sila, yun pala, maliwanagan ka rin. At saka, mag-widen din yung ano mo, perspective mo. Ah, ganun pala, ganito. At saka, maging happy ka rin na ganun pala. No? Ang background yan, bakit ganito yung manner o yung dress code nila, yung prescription sa pagkain, maintindihan mo. At sila, nagtatanong rin, nakikinig rin, bakit ganun kayo magdasal? Oh, bakit maraming songs? Bakit mahaba? Mm-hmm. So, ibig sabihin, gusto rin ng other party makinig. To understand. Mag-understand. So, yun ang maganda sa dialogue. Na, ano, yun talaga ang makontribute niya. Napakaganda ng sharing niyo, Bishop Edwin de la Pena and Father Chito Soganub. I learned a lot. I hope the televiewer also, we really see something, that there is so much hope, you know, that peace might reach out, you know, in Mindanao because of Marawi. So whatever happened in Marawi, that will be the start of peaceful transition without our knowing it. And that two of you are witnesses of that, di ba? Itutuloy po natin ating magandang conversation sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira.